Topic natin po, masakit ang tiyan. Paano malalaman kung anong dahilan? Bakit sumasakit ang tiyan? Halos lahat po tayo sumasakit ang tiyan, di ba? Mahirap malaman. Actually, maraming possibilities ang sakit sa tiyan. Pero after this video, I think mahuhulaan ninyo kung ano ang dahilan. Bakit sumasakit ang tiyan nyo? So, nakatipid tayo dapat ng consult. Or at least, pag umuulit-ulit, meron ka ng clue bakit sumasakit ang tiyan. Merong 13 possibilities, ganong karami, hindi pa nga kompleto to, bakit sumasakit ang tiyan. Number 1, o tingnan nyo ha, from the warning signs, makikita natin yung possible diagnosis. Number 1, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo magtanong. Ang sakit ng tiyan mo ba ay paikot-ikot sa buong tiyan? Parang colicky, ang colic parang humihilab, gumagano, humihilab. So, humihilab, mawawala buong tiyan, paikot-ikot. Ang diagnosis dyan ay possible abdominal colic. Parang sa mga bata, madalas mag-colic. Baka hindi lang siya natunawan, sumasakit lang, may nakain na medyo sira, o baka matigas yung kinain, hirap lang yung digestion. So, abdominal colic, ang diagnosis, hindi po delikado. Meron din yung mahilab ang buong tiyan, tumatagal ng ilang buwan, ilang taon. This is irritable bowel syndrome. Yung may nervyos, may lahi ka ba nervyos, tapos laging masakit ang tiyan, irritable bowel syndrome yun, sumasabay. So, yan yung possibility. So, from warning sign, alam mo ano possibility. Madalas tumatama to. Number 2, masakit ang tiyan at malambot ang dumi, nagtatae. Diba? So, pag sumakit ang tiyan mo, abangan mo. In a few hours, magtatae ka ba? Pag nagtae ka, ang diagnosis ay acute gastroenteritis. Okay, acute gastroenteritis, pwedeng viral ang cause, kaya nasira ang tiyan. Pwedeng bacterial. Usually, pag may nakain kang sira, aabot yan ng ilang oras eh. Kaya kumain ka ng sira ng umaga, magtatae ka after 8 hours o medyo malakas yun. 8 hours nagtae ka na. Merong iba naman kumain ng umaga, sasakit ang tiyan next day pa, 24 hours, so mas mahina yung bacteria. Yung bagong kain, 3 to 4 hours, sumakit na, baka matapang yung nakain mong bacteria. So that's acute gastroenteritis. Okay? Diagnosis lang muna tayo. Anong gamot sa gastroenteritis? Meron tayong mga gamot, mga hydrate. Tapos kung may lagnat, minsan may antibiotic. Pero doon lang muna tayo sa diagnosis. Yung kasi ang mahirap eh. Number 3, doon muna tayo sa common. Masakit ang tiyan pag nalilipasan ng pagkain. Yan. Marami yan. Kabataan, mga babae. Tapos acidic. Masakit ang tiyan, mahapdi. Steady lang ang sakit. Steady lang. Hindi katulad nung kanina, yung colicky. Umihil. So, steady, paakyat na maasim, acidic dito, tapos nalilipasan sa pagkain. Alam nyo naman anong cause nito, di ba? Number 3 is acute gastritis. Yung may gas-gas ang sikmura. Pag hindi ginamot ang acute gastritis, magiging peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease, may uka na, may sira na yung tiyan. Minsan may H. pylori or bacterial infection din to. Yung acidic na maasim din, pag nakahiga, kasama rin dito, gastroesophageal reflux. Lagi ko tinatapik ako, may GERD ako eh. So, iwas sa mga pagkaing mahapdi sa tiyan, maganda dito sa gastritis, ulcer, GERD, saging, inom ng maraming tubig. So, yan ang pag-diagnose sa pag sumasakit. Banda rito sa sikmura yan, dito mismo yan, tapos pataas sa gitna. Number 4, bloated ang tiyan. Bloated, makabag. Pwede mo itapik. Naririnig nyo ba? Mahangin siyang ko. So, pag ang tapik mo sa tiyan mo, parang may tambol, bloated ang tiyan, pwedeng constipated ka lang. Di ba? Masakit ang tiyan, bloated, hilab ng hilab, constipated. Pero, merong ibang sakit, yung mas malala na constipated na ayaw talaga lumabas yung dumi. Oo, fecal impaction yon. Ito medyo serious to. Minsan yung matatanda na hindi talaga dumudumi, mga 5 days bago dumi, nag-imbak na yung dumi niya dun sa sigmoid, ayaw na lumabas.
minsan dinudukot pa natin yon para malumabas. So, pwedeng constipated, pwedeng fecal impaction, kung hindi dumudumi, bloated. Meron din mga intestinal obstruction sa bukol, pero mas rare naman yon ha, so pag bloated. Number 5, ito, very important. Pakinggan nyo ito, number 5. Masakit ang sikmura niya, tapos pagkaraan ng 1-2 araw, nawala yung sakit dito sa may gitna ng sikmura, lumipat sa kanan. Lumipat sa kanan, banda rito sa may buto, sa may ibaba. Appendix po yun. Appendix po yun. Emergency to. Inooperan usually mga teenager, 20s. Yan ang madalas magka-appendix. So, umpisa sa gitna ng sikmura, after 1 to 2 days, kumanan. Appendix po yun. Nasa kanan ng appendix natin. 99.9% of the people nasa kanan. Pero may tao nasa kaliwa. Pero bihira lang naman yun. Yung bumabaliktad yung organ. So, yan. Number 5, gitna to kanan, appendix. Nasa kanan yung appendix. Next, number 6, masakit sa right upper quadrant. Dito sa may kanan, sa ilalim ng buto. Dito, sa kanan. Pagkatapos kumain ng matataba, kumain ng mamantika, ng fried chicken, oily foods, tapos makabag yung tiyan niya, tapos sumasakit dito sa kanan. Bukod sa masakit dito sa may kanan, o pwede rin sa gitna, tumutugon dito sa likod ang sakit. Hanggang dito sa likod, straight to the back. Alam nyo na ano to? That's gallbladder. Okay? Gallbladder stone, gallbladder infection, ang tawag dito, acute cholecystitis. So, may bato sa gallbladder at nagbabara. Nagbabara yon. Pwedeng calcium stone, cholesterol stone, low fat, bawas tayo sa matataba. Tapos, isa pa, pag itong nasa kanan, isa pang kadalasan po yung mga babae ang tinatamaan ng gallbladder stone. May kodigo kami, 4F. Pag meron kang 4F, iisipin agad ng doktor, acute cholecystitis, gallstone. Fat, mataba, female, babae, fertile, may regla, 40 years old. Mga 40 to 50 na mataba, na sumakit ang kanan, gallbladder stone. Yun ang isipin natin. Yan ang 7th clue. Number 8 clue, ito rin, gallbladder stone din to. Sa kanan, masakit, pareho din, tumutugon sa likod, pero itong number 8 na symptom niya, nilalagnat na. Diba? May gallbladder stone nakita sa ultrasound. Tapos biglang nilagnat. Tapos tingnan nyo ilalim ng mata. Biglang nanilaw. Delikado po to. Ha? Ang kodigo ko dito, FPJ. Nung nag-aaral ako. Bakit FPJ? F for fever. P is pain. J is jaundice. Fever, pain, and jaundice. Pag pinagsama mo, bad sign yon. Gallbladder stone na nagnana. Nag-infection. So, acute cholangitis, nagkaroon ng bacterial infection, yung gallbladder stone, minsan may liver abscess din dyan. So, basta may lagnat, nanilaw, tapos masakit, warning sign yun sa doktor, hindi maganda. Number 9, ito, medyo padelikado na tayo, padelikado. Number 9, sobra sakit ang tiyan. Severe abdominal pain, nasa tindi. Pag sobrang sakit, isipin, baka nabutas yung ulcer, baka may dumugo, baka may nag-perforate, may nabutas. Pwedeng pancreatitis sa lapay. Pwedeng abdominal aneurysm, kung may tumitibok, abdominal aneurysm. So, basta severe abdominal pain, ganito ang clue. Ito warning sign. Sobra sakit, hindi na makakain, mahinang-mahina, dali na sa ospital. Okay? Sobrang sakit, ni makakain, pumunta sa surgeon or sa gastroenterologist. Yung dalawa pupuntahan. Surgeon or gastro, yan ang warning sign na masama. Number 9, severe abdominal pain na yan. Number 10, yung mga common na banggit ko na. Ito medyo hindi na common pero delikat. Number 10, may bukol. Nakita mo yung abnormal yung laki. Hindi siya mataba, parang may bukol. May mga pasyente sa PGH yung lalaki ng bukol. Eh, kala mo buntis. O, misis, buntis ba? Hindi siya buntis, may bukol. Tumor yun.
Okay, may abdominal tumor, may aneurysm, ultrasound or CT scan tayo ng whole abdomen, 'di ba? Pag kinapa, iba yung tigas eh, hindi bilbil, bukol. Okay? Number 11, malaki yung tiyan pero tubig, malambot, may tubig ang tiyan. Okay? Tubig sa tiyan, minsan maga din yung mukha o yung paa, medyo manas, malaki tiyan, liver yon. Pwedeng liver cirrhosis, may ascites, may tubig sa tiyan. Mahalata mo na iba na itsura ng pasyente. So, meron din ganyan, kaya sumasakit ang tiyan at lumalaki. Okay, abdominal mass, abdominal enlargement, CT scan yan, gastroenterologist. Dalawa na lang, pero ito mga serious. Number 12, kung babae ang nagreklamo ng masakit ang tiyan, ibang usapan. Babae, masakit ang tiyan at hindi sa taas ng tiyan, sa baba. Babae sa may baba, sa may puson, lower abdominal pain, eh iba na iisipin ng doktor, malayo na. Diba? Alam nyo naman, iba ang organ ng babae. Maraming possibility sa baba tulad ng pwedeng regla, menstrual pain. Okay lang yan kung PMS. Pero pwedeng ovarian cyst. Sobrang sakit ang ovarian cyst. Pwedeng nabuntis, tapos nalaglag o ectopic pregnancy. Hindi natin masabi. Tatanungin, kailan na huling regla? Merong masakit ang puson na endometriosis. May endometriosis. Meron din may myoma. Tapos may mga bukol-bukol din dyan. Tapos isa pa ang pinaka-delikado sa babae. Okay, babae. Ito, emergency to. Hindi pwede ma-miss to ng mga doktor. Babagsak sa exam to. Masakit ang puson ng babae. Tapos nilalagnat. Ibang usapan yon. May lagnat, masakit sa puson. Tatanungin, may discharge ba? Sa puerta, baka may discharge. May contact ka ba? Ay, may semester, maraming contact sa ibang babae. Tapos may discharge, nilalagnat. Ultrasound yan. Alam nyo na, iniisip ko, that's PID. Pelvic Inflammatory Disease. Ano ang pelvic inflammatory disease? That's a sexually transmitted disease. So, STD na umakyat sa matres, pumunta sa fallopian tube. Doon nagbuo yung nana. Nandun yung nana. Delikado po to. This is serious. Talagang dalhin sa ospital, opera, usually, antibiotics. Meron nagiging serious dito. Kakalat sa dugo ang infection. So, pag babae, masakit sa puson, isbang usapan, unless menstrual pain lang iniisip natin. Pinakamahalaga, diagnosis. Pag tama ang diagnosis, di ba, tinuro ko sa inyo, mabilis ang gamutan. Pag namali ang diagnosis, mali na lahat. Mali na tableta, mali na gamot, mali na. Hindi nagagaling, di ba? Mali eh. Kaya tinuturuan ko sa inyo ng clues. Number 13, ito. Lower abdominal pain, masakit sa may baba, tapos yung sakit parang mahapdi na pumupunta sa singit. O ano to? Mahapdi na pumupunta sa singit, nagkaroon ako nito. Parang dudumi na hindi makadumi. Tanungin nyo, may sintomas ba sa ihi? Ano kulay ng ihi? Parang ma-pink. Kung medyo hindi yellow, may pagka-tinge ng pink, baka dugo yon. So, iniisip natin, kidney stone. Kung hindi kidney stone, urinary tract infection, UTI. Diba? Kaya papa-urinalysis, baka yan, masakit yan, pababa yan dyan. Tapos minsan, pag yung UTI malala, umaakyat yung infection sa urethra, sa baba lang yan ng bladder, tapos sa bladder, cystitis, aakyat yung infection, pupunta dito sa likod, yung sa kidneys. Kaya pag tinapik nyo sa kidneys to, kidney punch, o dito, masakit yan. Pag umaray yung pasyente, pyelonephritis. Ibig sabihin, mas malalang UTI dito, dinadala sa ospital, antibiotic agad. Okay? So nakita nyo, 13 possibilities, 13 na iba't ibang sakit, halos na-cover ko naman lahat. So ulitin nyo lang yung video ko. So kailangan malaman natin yung tamang diagnosis. Pero karamihan naman hindi delikado. Tapos para doon sa mga hindi delikado, meron tayong mga home remedies. Siyempre, di ba, pag masakit ang tiyan, isipin na lang natin muna, baka colic lang, baka irritable bowel lang, baka gastritis lang, yan ang mga easy-easy. So, lakad-lakad lang, home remedy dito sa mga hindi delikado, inom ng mainit na tubig,
galaw-galaw, okay lang umutot, okay lang dumumi para gumalaw-galaw yung bituka. Lahat yan makakatulong sa constipation, sa gastritis, pag umutot, dumumi. Tapos yung mga pagkain, medyo bland lang muna. Medyo matatabang lang. Huwag masyadong spicy, huwag masyadong maasim. Okay, so hot water, iniinom, hot water bag habang chine-check natin. Kung merong serious sign, doon tayo papacheck sa doktor. Sana po nakatulong itong video. Complicated ang abdominal pain, pero I made it as simple para at least meron kayong idea kung ano yung sakit. Ingat po. God bless po. Salamat.